Yun no, kumusta guys? Welcome back to my channel, Galimay Online po. Kumusta kayo guys? Kumusta ang ating pangoleksyon? Yan. At doon po sa mga bago lang sa ating channel, aba, mag-subscribe ka na. Lalo kapag trip mo ang ganitong mga video, no, nagre-review tayo ng mga coins, no, nagbibigay ng information. At huwag po ninyong kalilimutang i-click ang notification bell para ma-update kayo guys kapag meron po tayo mga content kagaya nito. At syempre, mag-join na kayo sa ating membership. Okay guys, no, ating barya, Mamera, no? Ito po yung araw, mga barya nung araw na tinatawag nilang Mamera. Barya ng mahihirap, sabi nila, no? Hindi ko alam kung bakit ganyan ang kanilang naging bansag dito sa mga Mamera na ito. Ayan, oh. Napakaliit, no? Sabi mo sa thumbnail, maliit man sa paningin, may value pa rin. Aba, syempre naman, lalong-lalo na sa mga kagaya ko nga, nagsimula na rin mag-collect. Ayan, lapu-lapu. Sino bang mayroong hawak na ganito, guys? Ayan, at circulated na ito. Pero at least kahit pa paano, maganda pa ang kanyang kondisyon sa kabila ng kanilang edad, no? Merong lapu-lapu na tulad nito na yung square, ayan siya, at yung sa bilog na mas maliit. Ayan, at kikilalanin natin guys kung kasi alam ko maraming variation itong mga Mamera na ito, titingnan din po natin sa n.mimista.com. ayan sila. Naalala ko din nung araw na itong mga Mamera na ito, yung pag nakita sa kalsada halos sa hindi na pinapansin, no? Ayan, at ang karamihan sa pumupulot ay yung mga bata na kagaya ko nung araw. Pag may nakita akong ganyan, kinukuha ko yan. At kung ano po pwede pang maibili, sayang pera yan Diba? At doon sa mga hindi marunong, I mean na hindi nagko-collect, siyempre hindi nila alam yan, iisipin na wala namang halaga yan, wala nang mabibili yan. Pero kapag ikaw po ay nagko-collect, abay, napakaganda pong i-collect ng itong mga to, sapagkat itong mga Mamera na to ay dala-dala rin ito ang kasaysayan ka, diba? At andito na tayo ngayon sa n.mimista.com. Andito yung pool specs. At diretso tayo sa year na 1988. Ayan siya, 1988, ano? Ayan, 33%. So ibig sabihin na ito guys, ito ay common. Marami ang pagkaka-mintage na ito 33%. Ayan, oh. Andyan yung kanyang example. At sa extra fine, 38.77 ang kanyang value. At sa uncirculated, no, sa mga baguhan lang, pag sinabi po yung UNC, uncirculated po yan, ibig sabihin ha, hindi umikot sa market at naitago lamang. At kapag kayo po merong hawak na ganyan, ayan po ang kanyang value. At napakaganda na ng value. Kaya ang palitan niyan, 50.51 pesos. At pesos po ito ha, yung pag dito sa n.mimista.com. Hindi po dollar yan. At yung iba kasi nag-iisip, pag sinabi kasi all coins, naiisip ka nila malaki ang value. Hindi po, hindi po naman nagiging ganun kalaki. Tulad ng ating iniisip pa. Yung iba kasi kaya naman na nagiging malaki yon, dahil siguro sa mga proof coin, may mga special siya na mintage, mga error coins. Ayan, dyan lumalaki at tumataas ang value dahil sa kanyang rarity niya, no, rarity niya. Ayan. At syempre idagdag na din natin yung composition. Kapag ang coin ay silver pilak or gold, diba? Syempre yung metal na ginamit mahal yun, diba? Sa composition pa lang mahal na ang value. So doon lumalaki ang mga value, larong-laro kung mga old coins pa yan, tapos silver or gold. Diba, madali po ma-i-dispatch yan. Madali po may ipagbibili yan kahit saan, no? Kahit i-alok mo sa tao. Kasi pag silver yan or gold yan Diba? Ngayon naman, punta tayo dito sa isang 1 centimo, yung square. No? Naalala ko meron nga palang square na pera. Ito yun, lapu-lapu. Diba? Diyan yung reverse niya, yung reverse niya, no? Dito pa rin sa n.mimista.com tayo. Ayan. At dito sa lapu-lapu na ito, yung square na to, may mga proof yan, may mga FM type yan, may mga US mint yan. Diba? Kagaya na ito, guys. 1976 itong ating hawak 1976 yan. Adjust natin para makita natin yung apat na variation nitong
1970s na to. At yung ating hawak ay kailangan unahin muna natin itong nasa una, no, 1976 na napakadami. 23% dito eh. US Mint. Ayan, US Mint siya. At sa UNC condition, 12.92. Hindi ganun kataasan ng value na itong square na pera na ito. Itong, kasi common yan eh. Diba? Tapos yung sumunod na 1976 na FM, mas mababa. 0.8. At mat siya. Yung ratio niya mat. Ayan o. At walang value. Alam niyo guys, pag dito, pag sinabing ganyan na walang mga value dito sa end.numista.com, ito po ang malaki ang value sa labas. Guys, ganun po yan kasi pinagbabasihan po dyan yung baba, yung baba ng mintage niya, yung mahirap siyang hanapin, di ba? Rare coin na siya. Ayan, 0.8% lang eh. Mat. Ayan, at wala tayo niyan. Itong ating hawak ay common lang siya. Ayan yung ating hawak, yung nasa unahan na yan, yung 23% na yan. Diba? So, 12 pesos. At napunta naman tayo dito sa pangatlo yung 1976 na FM type. 1.6% din. Proof coin naman siya. Ibig sabihin nito mga proof coin na ito guys, ibang ano nito eh, ibang appearance nito. Enhanced ito. Yung common, diba? Yung pangkaraniwan ng itsura niya, aluminum na aluminum ang ano niyan eh. Dating yan eh. Pag ito lang sinabing proof coin, ibang kinang yan, makinang siya. Talagang kahit umikot, no, kahit umikot na siya sa market, mapapansin mo na enhance siya, maganda ang pagkakagawa niyan. Diba? At katulad din nitong 1976 FM, special uncirculated naman. Itong mga special uncirculated na ito, meron akong hawak nito sa 5 centimos at yung 10 centimos na old coins din. Meron ako niyan na special uncirculated at magaganda yan. Nakita nyo naman siguro yun sa aking mga previous na video. Ayan, special uncirculated guys, 0.1% at ayan. Kung bibili kayo ng mga ganito guys, asahan nyo no, na mas mataas ang value niyan kasi mga rare coins na po yan. Kahit 1 centimo lang yan, no? Isang centimo, isang barya lang. Lalaki ang value niyan kasi nga rare na siya at pagdating kasi sa mga collector's price ay meron po silang pinagbabasihan yan. Siyempre, ganoon naman po talaga yun. Oh, ayan. So, alright guys, ayun na pong ating content ngayon. Sana nakadagdag ng impormasyon sa inyo sa ating mga old coins na aluminum na lapu-lapu. Ayan. So, hanggang sa muli guys, maraming salamat. Huwag kalilimutang mag-subscribe ha. At mag-join kayo sa ating membership.